talent at your service. Sa video na to, may makakasama tayong special guest mula sa Dubai, UAE. Itong guest natin ngayon ay isang air traffic control assistant sa Abu Dhabi, pero nag-reside siya sa Dubai. Please welcome, guys, Mr. JV. Hi, JV! Hi, Annie! Nice to be here sa vlog mo. And I'm very amazed sa iyong mga contents. And I'm very much happy to meet you for the first time, Annie. Alam, thankful din ako na na-meet kita through Jai. Actually, na-introduce ka sa akin ni Jai dahil sa vlog mo din about sa first class and business class ng Emirates. So before we start, can you tell us something about you? I'm working at Abu Dhabi Airport as an air traffic control assistant. Before that, I was working as an air traffic controller sa Manila Radar or Manila Control Center. Right now, I live here in Dubai together with my wife. My wife works as a simulator pilot sa Maktoum International Airport. So, both kami into aviation. Ah, lahat pala tayo nasa aviation, ha? Saan kayo nag-meet ni wifey? Nag-meet kami ni wifey sa Zamboanga pa, back in our hometown, when during wala pa kaming trabaho, looking for jobs. Mm-hmm. I heard nurse ka, right? Yes. My first course sa Pinas was BS Nursing. Tinapos ko and eventually licensed nurse ako. Mm-hmm. Is it okay to ask kung paano ka napunta dito sa aviation industry? Kabayan, nakapagpadala ka na ba ng pera kay misis? Sa Oktubre na ang pasukan, may pang-enroll na ba si Bunso? Kung hindi ka pa nakakapagpadala, mag-remit na sa Transfast sa Tahwil Al Raji branches o di kaya naman online gamit ang Tahwil Al Raji app. Sa iyong pagpadala, automatic ka ng kasama sa promo na kung saan maaari ka makasama sa 100 lucky winners na mananalo ng up to 1,000 reals remittance back. Mula August 27 hanggang October 10, magtatawag ng mga winners kada linggo. Kaya ano pang hinihintay mo? Go remit na sa Transfast para madali, mabilis, at masaya. Is it okay to ask kung paano ka napunta dito sa aviation industry? Yes, sure, certainly. Paano nga kami naging air traffic controller sa Pinas? Well, meron pong binibigay ang gobyerno natin, ang Civil Aviation Authority of the Philippines, ng scholarship for as long as ipasa mo lang yung entrance exam nila. Then after ng entrance exam nila, medical exam. Then after ng medical exam, you need to pass yung 1 year of training. So 1 year na training nito, there will be no salary, no allowances. Yeah, you have to live on your own. Maghanap ka ng bahay mo sa Manila, dun sa Pasay. And eventually, if hindi ka pumasa along the course, tatanggalin ka nalang lang and you cannot come back anymore. Praise God na pumasa kami. Ano ba yung naging turning point mo na naisip mo na, ay, ayoko na sa ospital, ayoko na mag-nurse, gusto ko maging air traffic controller na? Well, never po ako nag-work as nurse, although nakatapos po ako ng nursing, because nursing kasi, para ka ma-hire as a nurse sa Pinas, kailangan mo pang mag-volunteer for 1 year na walang bayad. Just imagine that. And kailangan mo pang bayaran yung mga trainings mo, and which is parang kawawa talaga mga nurses natin sa Pinas. That's why hindi po ako nag-course to yung work mo ngayon, air traffic control assistant, okay naman ba? Like, are you happy? Is this your calling? Are you still planning to get back to being a nurse? No, I don't plan to go back being a nurse. Pero right now, as an air traffic control assistant in Abu Dhabi Airport, yes, maganda siya and masaya and very chill lang ang work. Mm-hmm. It is not as hectic as working as an air traffic controller back in Manila. Because alam mo naman sa Manila, yung air traffic sa Manila, very congested. Mm-hmm. Okay. Sometimes, ang sakit talaga ng ulo how to separate the airplanes, jeep flight levels, to this one, give this one, set plan, etc. Mm-hmm. Eto ah, ano lang, speaking of masaya, maging isang air traffic controller, narinig ko lang na kung sa aviation, ang first highest paid ay piloto, pangalawa daw ang mga air traffic controller. How true is that? Totoo ba na kayo yung pumapangalawa sa mga piloto? When it comes to salary, ah? I think so. Kasi, dito sa UAE, alam ko, parang same ang sahod ng air traffic controller at saka piloto. Parang magkaparehas ang sahod nila. Pero since I'm just only an assistant, syempre mas mataas yung sweldo sahod ng piloto kaysa sa assistant ng air traffic controller. Sa Pinas, air traffic controllers are underpaid. Oh, that's the sad fact, no, sa atin. Yes. Mm-hmm. Kaya nag-decide kami mag-abroad. Ano yung work mo? Magkaiba kayo ng work ng air traffic controller? Paano ba? Yes, indeed.
You know, ang trabaho ng air traffic controller is to give ATC clearances. Like, Saudia 571, you are cleared for departure, runway 31 left, etc. Wind is 240 degrees at 12 knots, runway 24 cleared for takeoff. Ganun, air traffic controllers, they give command. And kung may mali sa command, may consequence. It could be mag-crash ang mga aeroplano, or what else, mga properties ma-destroy, and lives will be lost. Sa aming assistant, wala kaming ganun ka responsibility. We just help our air traffic controllers do their job. Like, kung meron silang missing flight plans. O, nasaan ang flight plan ni Saudia 571? Oh, wait, sir. Kunin ko lang sa system. Type. Bigay sa kanya. Tapos, lesser ang responsibility namin as ATC assistant. Okay, so, nabigyan na tayo, guys, ng sample ni JB kung paano ba yung pagsasalita niya sa headset. Since nakapagtrabaho ko na rin air traffic controller sa Manila. Kasi minsan ako, pag nasa nasa cockpit ako, naririnig ko yung mga air traffic controller. May mga times na tinatanong ko yung piloto ng captain, how come na naiintindihan mo siya? Parang feeling ko puro kaluskos. Ano ba yun? Na hindi ko na siya maintindihan. Well, sometimes yung mga Chinese accent, mahirap intindihin. Good thing, meron po tayong phraseologist from the IKO. Standard phraseologist to be used. Like, you don't say no in the radio, but you say negative. If you want to say yes, we don't say yes, we say affirm. Mm-hmm. And even sa pag-count ng numbers, there are ways to count numbers. 1, 2, tare or 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 is niner, and 10. Ang napaka-interesting naman. At saka ito pa, napapansin ko, parang monotonous ba? Parang iisa lang yung tono ng boses nyo, no, sa radyo. Hindi kayo pwedeng maging excited, hindi kayo pwedeng mag-express ng any emotions ba? Totoo ba yun? Yes, correct. Mm-hmm. Dapat straight to the point, dapat makuha agad ng receiver yung anong message, no? So kapag lagyan mo ng tono, highfaluting, o ano ba, intonation, baka hindi maintindihan. Para na lang sa mga gusto, baka pagtrabaho as air traffic controller or air traffic control assistant, ano ba yung mga advices na pwede mong paibigay? Well, kung gusto nyo po maging air traffic controller, I'm sure marami ka mga viewers na nasa Pilipinas ngayon. Mm-hmm. And punta po kayo sa kaap.gov.ph. Ito po yung website ng ating gobyerno when it regards to aviation. And dito po makita nyo po yung mga kung merong entrance exam for air traffic controller. So mag-apply lang po kayo, take the exam, and then after kung pumasa sa exam, take the training and be an air traffic controller. Kapag air traffic control assistant naman, sa labas, tulad ko na sa Abu Dhabi, well, hindi sila nag-hire kung walang training. So you have to first get your training. And good thing sa Pinas, the training is for free. Ako, kapag binayad ko yung training, it will cost me 300,000 pesos daw. Pero since scholarship po ito ng gobyerno, hindi ko na kailangan magbayad, but I just need to serve a number of 3 years sa Manila, sa gobyerno, before I can go abroad. But right now, I think pinalitan nila yung number of years. I think ngayon, 5 years na. You need to serve 5 years na ngayon. Okay. Pero sa 5 years, may sahod na, may allowance, yes, or what? Sahod na. Okay, that's yes, good. Na pong sahod. Mm-hmm. Since we already talked about yung sa industriya natin, lumabas muna tayo sa industriya natin. And gusto ko malaman yung life natin as OFW. Since parehas tayong nagtatrabaho sa abroad, ilang...